sayang sa pagpipiso, batok sa pagkadaon. Tayo'y kita malamuna ni Yuta na napuno sa paglaon o mga damgo. Kaya pinguhanin atong kaliwata ang pagkikawas, pagbago sa kahintang. Unay eh, unay eh, unay eh. Bye.
Unaiye, 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 unaiye.
sa pagkadaot. Tayo'y kita malamunan ni Yuta na napuno sa paglaot ng mga damo. Kaya pinguhaning atong kaliwata ang pagkikawas pagbago sa kahintang. Unaiye, 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 no.
unaiye ye unaiye unaiye ye unaiye ye unaiye unaiye ye una.
kasaysayan sa pagbibiso patung sa pagkadaot tali kita malamuna ninyo ta na napuno sa paglaro mong mga damgo kaya pinguhaning atong kaliwatan ang pagingkawas pagbago sa kahintang unaiye 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 Unaiye, 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 una
Unaiye, ye, unaiye, unaiye, ye, una. Unaiye, ye, unaiye, unaiye, ye, una. Professor Darwin Atsari.
Angelica, gising ka na ba? Oo naman, hindi lamang ako gising, ngunit mulat na din. Ikaw ba, Genesis? Siyempre naman, tulad mo'y mulat ako upang alamin ang katotohanan tungkol sa ating kasaysayan. Ngayong laganap ng mga fake news pati na ang false information sa internet, kaya dapat maging mulat tayo sa katotohanan lamang. Tama ka dyan. Hindi naman kasi sa lahat ng oras ay tama ang ating nababasa sa internet. Kaya dapat nating suriin ang tama sa mali, ang totoo sa hindi. Nang sa gayon ay mas umunlad pa, hindi lamang ang ating kaalaman kundi pati ang ating kamalayan sa ating lipunang ginagalawan. Bago pa man humaba ang ating usapan, ay atin nang simulan ang palatuntunan ngayong gabi. Mga kabataang mulat sa kasaysayan, handa na ba kayo? Maligayang pagdating sa episode 12 ng Bukasan Webinar Series, Buhayin ang Kasaysayan sa Kamalayan ng Mga Kabataan. Ating simulan ang ating programa sa isang panalangin na pangungunahan ni Binibining Edwin Briones, nakakatawan ni Ginoong Yuri Amurao. Susundan ang pag-awit ng Pambansang Awit ng Pilipinas at ng Himno ng Pamantasan. Sandali po tayong manahimik. Makapangyarihan sa lahat, narito kami ngayon bilang kayo ang aming pinakamataas na hukom. Buong pagpapakumbaba naming hinihiling sa inyo na kami ay inyong gabayan sa aming buhay. Paliwanagan mo po ang aming isipan, palakasin ang aming kalooban at ang aming mga puso upang kami ay mabuhay sa pag-ibig bilang magkakapatid. Maging mabisang daluyan ng katotohanan, katarungan at kapayapaan. Sa aming pagpapatuloy na paglilitis sa araw na ito, patubayan mo po kami sa landas ng katwiran upang matupad at makita sa amin ang inyong higit na walang katulad na kaluwalhatian. Araw na lang ating pagsinta, buhay langit sa
Magandang gabi sa ating lahat. Excited na ako sa kaalamang makukuha natin ngayong gabi. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ang mga tagapagdaloy ng palatuntunan. Ako si Genesis Salas mula sa BSED 1G. At ako naman si Angelica Estrella mula rin sa BSED 1G. Ngayon, upang bigyan tayo ng panimulang pagbati sa gabing ito, ay aming tinatawagan ang dekano ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, Dr. Sherwin M. Pariñas. Sa atin pong panauhing tagapagsalita, nabatid ko pong formal na ipapakilala sa ilang saglit po lamang sa atin pong tagapangulo ng Departamento ng Agham Panlipunan, Binibining Ria de la Merced, sa napakasipag nating profesor, si Ginoong Bapi Lopez, sa kaguruan ng Departamento, sa kabuuan ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, sa mga guro mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan, mga mag-aaral, kaibigan, mga minamahal, isang magandang araw sa inyong lahat. Hindi po lingid sa ating lahat na may mga nagtatangka na baguhin ang nakatalang kasaysayan sa kagustuhan na magbigay marahil ng bagong anyo at bagong tala. Subalit, malinaw na ang kasaysayan ay dapat tingnan sa lente na magiging basihan ng bawat kilos sa kasalukuyan at maayos na maitala ang hinaharap. Sa mga tweet, ang kasaysayan ay hindi upang gustuhin natin o hindi, bakus ay matuto tayo mula dito. Sa wikang Ingles, sinasabing history repeats itself. Subalit, kung lilimiin, ito ay magiging totoo lamang kung wala tayong gagawin. Sabi nga ni Aristoteles, man should seek what will yield human flourishing. Pag-unlad ng sarili. Ang kasaysayan ay dapat learning opportunity para sa bawat isa. At nang hindi na ito maulit, dahil dapat natuto tayo mula dito. Isang komendasyon para kay Sir Bobby na maisip ang gawaing ito. Bukasan, ang isang pagtatangka na buksan at imulat ang marami sa tunay na pagtanggap o appreciation sa kasaysayan na hang o halaw sa mga dokumento at opisyal na tala at hindi sa mga inaabusong memes na walang basihan kundi isang malisyosong intensyon at hangari makapagdulot ng kalituhan sa halip na kalinawan. Nawa sa mga darating na panayam ay mapaglalim at mapaglinaw ang ating pangunawa sa kasaysayan. Sa ngalan po ng Bulacan State University Administration, sa pangunguna po ng ating minamahal na Pangulo, Dr. Cecilia S. Navacero Gascon, kayo po ay aming pong taus-pusong tinatanggap at pinasasalamatan sa inyong pagdalo sa gawaing ito. Marami pong salamat at pagpalain po tayo ng Poong May Kapal. Maraming salamat po, Dr. Sherwin, dekano ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya. Sa dako namang ito ay alamin natin ang panuntunan sa ating webinar. Panoorin natin ang audio-visual presentation. Isang makasaysayan at mapagpalang araw sa inyong lahat upang malinawan tayo, narito ang ilan sa kung ano-ano nga ba ang mga dapat nating gawin habang tayo ay nasa talakayan na ito. Mangyari lamang po na sundin ang mga sumusunod. Una, hinihikayat po ang lahat na buksan ng kanilang mga camera upang tayo ay makita-kita at magbigay pugay sa ating inimbitahang tagapagsalita. Ikalawa, pinaaalalahanan po ang lahat na imute ang kanilang mga mikropono sa buong daloy ng ating talakayan. Maliban na lang din po kapag tayo ay nasa malayang talakayan na, kung saan doon lamang po ninyo bubuksan ang inyong mikropono upang magtanong o magpahayag ng inyong opinyon at kaisipan. Ikatlo, iwasan po natin gumawa ng mga hindi kaaya-ayang kilos na maaaring makakuha ng atensyon ng ibang kasama at maaaring magdulot ng pagkaabot.
paalala sa mga nagsasalita. Ika-apat, para sa ating malayang talakayan, maaari niyo pong gamitin ang ating chat box upang magtanong sa ating tagapagsalita. O kaya naman ay sa pamamagitan ng pag-unmute ng inyong mga microphone. Ngunit bago po ninyo banggitin ang inyong mga katanungan, mangyari po lamang na inyong sabihin ang inyong pangalan. Ikalima, maging magalang po sa pagtatanong at sa pagbabahagi ng kaalaman. Hindi po pinahihintulutan na kayo po ay gumamit ng mga hindi kaaya-ayang mga salita kung kayo po ay magtatanong o magpapaliwanag. Gayun din po, inaasahan ng lahat na maging mapanagutan sa pagpapaskil ng anumang mensahe o mga tanong sa ating chat box. Ika-anim, pinababatid po sa lahat at pinangihingi po namin ang pahintulot na ang buong talakayan po natin sa gabi ito ay ma-record at ma-upload sa ating Bukasan Facebook page at YouTube channel. At kasama rin po sa inihingi namin sa inyo ng pahintulot ang pagkuha ng larawan at pagpo-post nito sa ating social media account para po sa ating dokumentasyon. Ang pagdala po ninyo sa webinar na ito ang siya naming gagamiting batayan ng inyong pagsang-ayon. At panghuli, hindi rin po pinahihintulutan ng grupo ang mga kalahok na personal na mag-record ng anumang bahagi ng daloy ng ating talakayan. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ngayong alam mo na ang mga dapat at hindi mo kailangan gawin. Handa ka na ba para sa makasaysayang araw na ito? Siyang tunay sa ikawunla ng bayan, disiplina ang kailangan. Mga kapabayan, ihanda na ang sarili sa mga naghihintay na kaalaman. Tunghayan ang programa nating pinamagatang Bukasan. Buhay ng kasaysayan na pamalayan ng mga kabataan. Mga dapat at hindi dapat gawin sa loob ng webinar ay alamin naman natin ang rasyonale ng palatuntunan mula kay Ginoong Jose Felipe Fajardo mula sa BSED 1G. Magandang gabi po sa ating lahat. Mula sa Koleyo ng Agam Panlipunan at Pilosopiya, Koleyo ng Edukasyon at Koleyo ng Agam, sa pamamatnubay ni Professor Bobby T.G. Lopez ay inihahandog ng Bulacan State University ang buhay ng kasaysayan sa kamalayan ng mga kabataan, na kilala rin bilang Bukasan. Isa itong serye ng webinar na naglalayong magbukas ng mga talakayan at talastasan ukol sa kasaysayan at kalinangan Pilipino na mahalaga sa paghubog ng ating identidad at sa pagbubuo ng bayan. Inaasahan din na ito ay makakatulong sa mga guro sa pagpapanday ng puso at diwa ng mga mag-aaral na nakalaan sa pagpapaunlad at pagdadala ng kaginhawahan hindi lamang sa sarili at pamilya, maging sa malawak at masaklaw na bayan. Sa gabing ito, ating buksan ang ating isipan at makaisa sa ating panayamatalakayan tungkol sa kasaysayan at kalinangang Muslim sa Pilipinas. Maraming salamat, Jeff. Atin naman ngayong kilalanin kung sino nga ba ang ating tagapagsalita para sa araw na ito. Siya ay ipakikilala ni Binibining Lian de la Cruz mula sa BSED 1G. Isang makasaysayang gabi po sa ating lahat. Pagbati sa dekano ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, Dr. Sherwin Pariñas, sa ating tagapagsalita na aking ipakikilala maya-maya lamang, sa aming gurong tagapayo at ang utak sa likod ng webinar series na ito, Professor Bobby Lopez, sa guro at aking kamag-aral na nasa loob ng platform na ito, at sa ating mga minamahal na bulsuan na nakasubaybay sa ating Facebook page at YouTube Live. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang atin pong tagapagsalita ngayong gabi ay kasulukuyang guro ng linangan ng araling Islamiko sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts in Political Science sa Mindanao State University at kumuha ng kanyang Masteral in Islamic Studies sa UP Diliman. Siya ay isang magaling na manunulat na nakapagtala ng iba't ibang libro na may pag-aaral sa mga Moro. Ang kanyang libro tulad ng Pagtuhan, Tatausug Spiritual Tradition, Quran and Sunnah, The Source of Knowledge, Values and Norms of the Moros, at When Warriors Meet Traders, The Long History of Sulu-China Friendship. Dahil sa kanyang husay, ang kanyang pananaliksik na may pamagat na pagtuhan,
Tausog Spiritual Tradition ay ginawara ng National Book Development Board at nailathala bilang isang libro ng UP Press. Mga guro, aking kamag-aral at manunood, malugod ko pong ipinakikilala sa inyo si Professor Darwin J. Absari. Magandang hapon sa inyong lahat. Gandang gabi, Professor. Gabi na po pala. Unang-una, nais kong magpasalamat sa pag-anyaya, sa pag-reach out sa amin upang magbigay ng bahaging kaalaman sa aming mga nasaliksik tungkol sa kasaysayan at kalinangan ng mga Muslim. Ako'y natutuwa sapagkat para sa akin itong mga ginagawa niyo ay napaka-relevant at napaka-akma sapagkat sa mahabang panahon, tayo ay nabuhay sa misconception at miseducation. Dahilan sa naging palakid ito upang isulong natin ang pagkakaisa at pagtatatag ng isang matatag na republika ng Pilipinas. Lagi naming sinasabi na ang mga Muslim ay laging nasa sentro ng controversies at maraming mamamayang Pilipino ang hindi lubos na naiintindihan ano ba yung mga pangyayari sa Mindanao. Kaya lagi naming sinasabi ang tanging kasagutan at kaliwanagan sa mga pangyayari sa Mindanao ay ang tamang kasaysayan na ating pag-aaralan ngayong gabi. Ako po ay naatasan na magbigay ng bahaging kaalaman tungkol sa kasaysayan at kalinangan ng mga Muslim sa Pilipinas. Ang mga Muslim, lingid sa ating kaalaman, hindi po sila ay ibang tao. Hindi po sila ay totally different people the way how we have been exposed to believe. In fact, marami pong sa kanilang culture at sa kanilang kasaysayan ay bahagi ng kultura ng pamamayang Pilipino at kasaysayan ng ating bansa. Ito ay isang realization na kung hindi bahagi ang kasaysayan ng Islam sa kasaysayan ng Pilipinas, ang kasaysayan ng Pilipinas ay hindi kompleto sapagkat ang Islam ay bahagi ng ating sinasabing heritage ng ating bansa. Ang kalinangan ng mga Muslim ay hindi natin maintindihan hanggat hindi natin masuri ang sinasabi nating religious influences. And when I say religious influences, hindi lamang po ito ay Islam. Sapagkat ang ating bansa, ito ay parte noon ng sinasabing Nusantara or the Malay world, which is now today known as the Southeast Asia. Ito ay na-subject sa iba't ibang stages ng sinasabing civilizational nurturing. Yung buong Southeast Asia ay binisita ng mga iba't ibang dayuhan, mga lakal at mga monks, mga spiritual sages na nagdala ng kani-kanilang mga kultura, paniniwala, concept of government at sariling civilization. Now, all these people who came to trade with us, that brought with them their culture and civilization, slowly nurtured the development of the Philippine civilization. Alam naman po natin lahat, ang ating bansa, bago pa man dumating ang Kastila, ay nagkaroon ng ugnayan sa mga sinasabi nating India, Chinese, at Islam. Ang unang practically na nakapag-influence at nakapag-develop ng ating way of life, na kung saan marami tayong natutunan ay yung mga Indian traders and monks. Diba? Yung system ng ating writing. Kaya marami tayong mga salitang Tagalog ginagamit na nag-ugat sa salitang Sanskrit. Halimbawa, yung mga mukha, likha, lasa, budhi. Nagkaroon din tayo ng mahabang ugnayan sa bansang China kung saan practically even national hero Dr. Jose Rizal ay mayroong Chinese blood.
and Chinese have actually contributed in the founding of the Philippine civilization, and many of the founding fathers of our country were of Chinese descent. And because of our long interaction with the Chinese, we also inherited some of the culture, philosophies, culinary habits, architectural designs, and many others. So itong mga iba't ibang influences galing sa mga iba't ibang tao na nakipagkalakal sa atin long before the arrival of the Spaniards, ito ay nag-contribute sa sinasabi nating kalinangan or kultura ng mga Muslim. Kaya kung titingnan natin ang mga Muslim, bagamat sila ay Muslim na ngayon, makikita natin ang living legacies ng Indian, ng Chinese, at particularly na yung nagbigay talaga ng sinasabi nilang indelible mark, no, yung talagang malaking impluensya sa kultura ng mga Muslim at sa kanilang paniniwala, sa kasaysayan, ito po yung sinasabi natin Islam. So, ano ba yung mga makikita nating legacy ng mga Indian Chinese sa mga Muslim na ito ay parang enduring na nakikita pa natin ngayon? Halimbawa, sa kanilang sayaw, kung nanood kayo ng Southeast Asian Games nung ginanap sa Pampanga Clark, yung opening, mayroong sayaw doon, singkil, yun ay sayaw ng Maranao na nakuha nila sa Indian. The another celebrated traditional dance of the Taosu, kinikilala ng buong bansa, nung 2006, ginamit yung sayaw para lumahok tayo sa international traditional dance at tayo ay nanalo ng champion. Ang ginamit natin sayaw ay ang sayaw ng mga Taosu na tinatawag natin panghalay. Sa Indian naman, maraming natutunan ang mga Muslim sa Indian, yung kanilang mga concept of religion, political system. As early as the first century AD in the history, Indian traders and monks started to come to Southeast Asia and they brought with them their concept of government. And eventually by the 5th century, they have reached Sulu and established a principality and eventually established a kingdom and established a political institution that reached as far as the mainland, Mindanao. Kaya nagkaroon tayo ng mga raja, datu, etc. Ito po ay mga legacy ng mga Indians. So, naging bahagi ito ng kultura ng mga Muslim. Ang kanilang mga natutunan sa iba't ibang tao ay kanilang na-integrate sa kanilang pamumuhay, sa kanilang kultura. So that pag tiningnan mo ang isang Muslim at hinimay mo ang kanyang pagkatao, makikita mo nandyan ang existing legacies ng iba't ibang foreigners who came to trade in those times. Sa China naman, nabanggit ko yung mga culinary habits, architectural design, etc. Yung kanilang dress, ang traditional dress ng mga Muslim, kung makikita ninyo sa mga Google, sa YouTube, etc., yan po ay natutunan nila sa mga Encik. As early as 10-11, nagkaroon ng exportation ang basilan ng cotton sa China. So ibig sabihin, ganun katagal ang link ng Muslim areas, because although at that time hindi pa Muslim, but nagkaroon ng a very long engagement, economic engagement ang mga tao sa Mindanao. Ang famous niyan is yung 1417, kung saan nagbigay ng tribute ang tatlong Sulu rulers to China, and on their way back namatay yung nagkasakit yung isang ruler doon, and eventually namatay siya, so doon siya nailibing. Itong link ng Sulu China ay naging foundation at basihan ng even contemporary relation with our country, with China. In fact, when President Duterte first went to China to visit, the first thing that President Xi Jinping mentioned to him is the grave of Sulu Sultan in Shandong province in Dezo. So, ang ating bansa ay, like I mentioned, has been subjected to a civilizational nurturing from economic interaction. So slowly, nag-grow yung sinasabi nating Philippine civilization. Yung legacies ng Indian at saka Chinese, gaya ng aking nabanggit, ay hindi lamang naganap yung interaction, hindi lamang naganap sa bandang south ng ating bansa, kundi ang buong bansa ay
nagkaroon ng interaction with those people. Kaya kung ano yung natutunan ng mga Muslim sa Indian, sa Chinese, ay natutunan din ng mga ibang parte ng ating bansa. Even here in Manila, if you look at the Laguna Copper Plate inscription, dyan natin makikita ang isang matibay na evidence ng pre-Hispanic civilization ng ating bansa. So itong mga Indian Chinese, they came here not to conquer. It has to be understood and it has to be noted. They came here to trade. And from these trading activities came with a philosophical and cultural exchange that slowly elevated our ancestors' way of life. Now, when Islam came to power in the 7th century, started in the 7th century, immediately it spread in the whole of Arabia. And from the 9th to 12th century, they have started to control the Southeast Asian trade. So kung dati-dati mga Indian at mga Incheck yung nag-dominate sa Southeast Asian trade, by the 9th to 12th century, napunta na ito sa kamay ng mga Muslim. So sila na ngayon ang parang player sa international sea trade. And as early as 1092 or 982 AD, mayroon ng presence ng Islam sa ating bansa. Nabanggit ito sa Chinese account na mayroong isang barko from Mindoro pumunta ng China, pinamunuan ng isang Arab bringing Mindoro goods. So as early as that part, 982 AD, meron ng presence ang mga Muslim traders, particularly Arab sa ating bansa. But at that time, walang masyadong report ng kanilang missionary activities. So parang they were just here to trade. And in fact, according to Arab sources, the name Manila is given by the Arabs because itong mga Arab traders, parang naging habit na nila whenever they come to place, binibigyan nila ng pangalan. And accordingly, they called Manila as Fi Amanila, meaning in the safety of Allah. So tuwing umaalis sila ng Manila at umuwi sila, they would pray to God na sana yung lugar na ito ay poprotektahan ng Diyos. So Fi Amanila, kung saan yung salitang Maynila ay na-derive. But the spread of Islam in the country started in the south, particularly in Sulu Archipelago in the last quarter of the 12th or 13th century. Like I said, from 9th to 12th century, the Muslims started to dominate the Southeast Asian trade. At mayroong isang particular na incident sa China. There was a rebellion in 878 AD, because much of the trading ports in the south part of the China had been dominated by the Muslims. There were many Muslim principalities and many Muslim populations, but there was a rebellion in 878 AD, kung saan thousands of Muslims were massacred, and that was the time when they fled to Southeast Asia, particularly Kala, to found a new principalities from where they slowly penetrated many parts of Southeast Asia and eventually Philippines. The oldest physical evidence that we have related to the presence of Islam in our country, aside from the Chinese record dating 982, is located in Sulu, dated 1310. So Muslim traders started to arrive. And along with these Muslim traders were the Muslim missionaries. They came along with the traders and they started to preach. There are many theories of the arrival of Islam in the country. Of course, one is trading. Second is intermarriage. So when they came, they intermarried with the locals and left descendants and started, because much of the intermarriage took place between the Muslim preachers and, say, for example, the daughter of the headman or the local chief. So because of that marriage alliance, they somehow exercised some political dominance in the area. And another important thing to note is that when the Muslims came, they did not destroy whatever existing
religious belief, culture, way of life of the people. They came to add to those values and religious philosophies introduced by the previous monks and spiritual sages, the Indians and the Chinese. So, yung pagdating ng Islam, ikatatlong level siya, nagdagdag siya doon sa existing. Ibig sabihin, kung baga sa pag-aaral, kung ang mga tao noon sa Mindanao ay high school, pagdating ng Islam, tinuruan sila ng pang-college. So, slowly nag-develop ang kanilang way of life, religious understanding, political institution. And that explained how peaceful the introduction of Islam was. There was no, on the other hand, there was no resistance from the local people. And there was no also aggression or dominance or attempt to replace the existing religious understanding of the local people by the newcomers, this time now, the Muslims. So by the time the Muslims arrived, the growth of moral civilization came to its peak. And this is when we know how the Sulu Sultanate was established, how the Maguindanao Sultanate was established in 1515, Sulu Sultanate was established in 1405, and how the influence of Sulu reached as far as Manila and Southeast Asia. You know, itong mga pinag-aawayan natin, South China Sea, actually, pag-aari ito ng Sulu Sultanate. This was entrusted to the Chinese Emperor at that particular time. Kasi nga, ang liit-liit ng Sulu, ang laki ng kanyang karagatan. If you look at the map, you see how huge Sulu Sea is. So, the coming of the Muslim preachers resulted into the culmination of the growth of the moral civilization. Isang writer, Najib Salibi, a Christian Syrian who was assigned by the Americans to study the Muslims, he wrote, at the height of the Sulu power in the 15th century, Sulu reached the proportion of a city when Manila and Cebu were still insignificant settlements. It was only in the 16th century when Cebu and Manila started to be known because it started to emerge as important trading ports. There is a map, I hope I can show you, when from 1100 to 1450, all the goods coming to the country, darating muna sa Sulu. So from Java, from Champa, and other parts of Asia, before they were distributed to the country, darating muna sila sa Sulu. And it was the Taosug who actually brought those goods to many parts of the country. That is why the influence of the Taosug is seen and felt as far as the Luzon, central Luzon. So in 1405, the Islamization process was completed, the Sulu Sultanate was established, and the power of Sulu was extended to the north. In fact, there were many areas in the north and even in the Visayas, regions that were tributary states to the Sulu Sultanate. Tributary meaning they enjoyed protection from the Sulu Sultanate. In return, they were also paying some kind of a tax. No, so, in fact, by the time the Spaniards came, ganun ang kalakaran. So, from Sulu, Islam slowly penetrated the mainland Mindanao. Muslim preachers came after the other, and slowly Islam spread, and sultanates were established. So there were many theories. I will not explain to that, but practically, it's more about the missionary activities of the Sufis. When we speak about how Islam spread in the country, it was primarily through the works of the Sufi masters. Sino ba itong mga Sufi masters na ito? Ang Sufi masters ay isang grupo sa Muslim, sa Islam, kung saan ang kanilang primary engagement sa spirituality. Kumbaga sa Catholicism, sila yung mga Methodists. No, they don't engage much in trade, in politics. Ang kanilang engagement ay doon sa pag-aaral ng Islam, pag-meditate. And the word Sufis, these are people who are lovers of God.
Sufism is a science of love for God. So, kaya pag suriin natin, ano ba ang mga tinuro nila sa South? Karamihan sa mga old books na makikita natin sa mga ninuno Muslim, makikita natin yung katuruan sa pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa nature, at pagmamahal sa ating sarili. Parang it's a cyclical teaching of love. Love for God, love for humanity, and love for your own self. Love for God because we came from Him. Sa Kanya yung ating origin at doon tayo kinuha. So we are here as an exile. And as an exile, we always long for our home, for our true home, and our true home is with God. So God has shown Himself in the horizons. He created the world for us to know Him, for us to remember Him. And this is some of the fundamental teachings of Islamic Sufism. So that we know God in the world that He created. And the best thing that He created for us to know Him is our own selves. So after knowing God, we now come to know the world as His creation, as a means and venues for us to know Him. And finally, when we realize that we ourselves, our own selves, are the greatest manifestation of God because we are endowed with all those qualities, with the highest gift of consciousness, etc. Our hearing, our sight is taken directly from His sight, from His hearing. So we are closely attached to Him, and we are His greatest symbol of oneness and His existence. So the end part there now is to love oneself, because to love oneself is the appropriate way of loving God. If you love your own self, then you love your fellow human beings, you love the nature, and you love the whole of the creation. That is why, if you notice, when the Muslims were Islamized, there was no aggression against those who have not been converted. But if you look at history, the Muslims in the South actively participated in the inter-island trade and even in the international sea trade. So you find in history, for example, Sulu rulers paid tribute to China along with Luzon, along with Mindoro rulers. So walang conflict at the time. The Muslims did not impose their own newly embraced faith because the teachings that was taught to them was more on tolerance, universality, understanding, and more importantly, was more focused on the love of oneself, love of the creation, and love of fellow human beings. So for more than 100 years, Islamization process came to end. No, ganon katagal ang pagturo ng Islam sa Sulu from 1290 or 1275. It lasted until 1405 when the Sulu Sultanate was established. So unti-unti, dahan-dahan ang pagturo ng mga Muslim preachers sa mga ninuno ng mga Muslim para yakapin ang Islam. Because nagkaroon na this time ng transition from the Hindu concept of religion, understanding, political system. Slowly, there was a transition to now Islam. And then it penetrated Maguindanao and Lanao areas. 1515, the Sultanate of Maguindanao was established. And along with the intermarriages of the Maguindanao Datus and the Maranao Datus in the Lanao areas, Islam slowly penetrated the Lanao areas by the end of the 17th century. And it did not stop there. Islam continued to reach the shores of Visayas and Luzon. Like I mentioned to you, as early as 982 AD, there were already presence of Muslims in the country. An Arab ship or boat from Mindoro went to China bringing Mindoro goods. But the spread of Islam to the shores of Visayas and Luzon was also primarily accomplished by the Muslims in the South, because they have been leading in the inter-island trade. No, sila yung namumuno. Say, for example, the Mindoro tribute sent to China was headed by a Muslim. When Magellan came to Cebu, the one who translated their conversation with Raja Humabon was a Muslim who was acting as an advisor of Raja Humabon.
No, so religion was not an issue at the time. Kumabon was not yet Muslim. He has a Muslim advisor. And when Magellan came, it was this Muslim advisor who translated their conversation. In fact, this Muslim advisor warned Raja Humabon about these Spaniards because of the history of the Muslims and the Spaniards in Spain. Sabi niya, mag-ingat ka sa mga tao na to, manggagancho to, maloloko to. And indeed, nangyari yung kanilang warning. So, ang pagdating ng Islam sa Visayas and Luzon actually came in various stages. Like first, yung mga Muslim traders as early as the 982, 80 pangalawa, with the rise of the Sulu Sultanate and Maguindanao Sultanate, the newly converted Muslims in the south were actually leading in the inter-island trade. In fact, yung mga Sulu royalties and business representatives or diplomats sent to Visayas areas were instrumental in facilitating and connecting Cebu trade to the outside Philippines. So it was now the Taosug, the Maguindanao people who slowly introduced Islam through economic tradings. So the Taosugs were everywhere in the country, and because they were Muslims and they were trading with the not yet Muslim early Filipinos, there was also some kind of a flawless cultural and religious exchange. That is why some evidences of Islam are still found in the languages of the Filipino, in some culture and psychology and philosophy. So Taosugs were everywhere. In fact, yung Quiapo na yan is named by the Taosug from the Taosug word Kayapo, which means mushroom. Kasi nung unang panahon, ang Quiapo na yan ay punong-puno ng mushroom. Tondo is also named by the Taosug, Tando. Pasig is also from the Taosug word Pasir. Malabon, Nabotas, ito yung mga areas na kanilang binibisita at binigyan nila ng pangalan na hindi alam ng karamihan ng mga Pilipino. And the initial introduction of Islam to Luzon and Visayas was accelerated in 16th century, 1500 onwards, when Brunei Sultan took over Manila. And this is when we know about Raja Sulaiman, Raja Matanda, and Lakandula. Because at the time, I mentioned earlier, Manila emerged now as an important trading port. And Brunei at the time was a naval power who also wanted to take control of some important trading ports. So he took control of Manila and he transformed the aging Hindu principality, particularly based in Santa Ana, Manila, into an Islamic kingdom, an Islamic principality. He married the daughter of Hindu king, Dayang Sasaban. So from this merging of Hindu royalty and Islamic royalty, descended Raja Sulaiman, Raja Matanda. So itong coastal areas ng Bulacan, from Bulacan coming here to Manila Bay, going to Pasig, all the way to Laguna Bay. Yan yung mga areas ng mga Muslim when the Spaniards came. And there was no also aggression, like I mentioned, hindi inimpose ng mga Muslim ang kanilang religious faith, no? But the introduction came with economic exchange. So it was all about trading that actually facilitated the philosophical and religious exchange that took place in the whole of Southeast Asia. Unfortunately, when the Spaniards came in the middle of the 16th century, the civilizational growth or nurturing of various people in Visayas and Luzon, kasi nag-culminate na siya sa Mindanao, di ba? By the coming of Islam, the civilization came to its peak. Nag-culminate na yung growth, nagkaroon na ng sultanate, and Sulu power expanded even beyond the
beyond the country, as far as South China Sea, Singapore, Japan, North Borneo, etc. Dapat sana yung pag-culminate na yun, slowly na-realize din sa buong bansa. Unfortunately, when the Spaniards came, they came with another agenda and sinasabi nilang self-declared mission of bringing salvation and civilization to the Indios. But it has to be understood that it was not really driven by religious motives, but it was a lot of documents are now coming out that the main motives of the Spaniards in navigating the world and in exploring Southeast Asia was primarily because of spices, and actually it was about the gold. Kasi diba, if you read Spanish accounts, ang dami nilang nakita yung kasal dyan sa isang area sa Visayas, yung bride hindi halos makalakad sa bigat ng kanyang ginto sa kanyang katawan. If you go to Ayala Museum, you see the remnants of the gold of the early Filipinos before the coming of the Spaniards. Ang lalaki ng belt, etc. So nandyan ang mga evidences. There is now a document coming out na yung evangelization was actually a cover-up mission of really taking golds in Southeast Asia, particularly Philippines. And it has to be understood, the Spaniards has some kind of, actually buong Europa to, yung sinasabi nilang Eurocentrism. Eurocentrism is parang looking at other people as inferior, that only the Europe civilization is advanced, is rich, and only European religion is correct. So the rest is wrong. But this is one thing that is worth looking back. Before Europe came to power, Europe was in a dark age, right? For how many centuries? The only place that started to rise in the whole of Europe was Spain. It was because of the coming of the Muslims. As early as 711 AD, Muslims started to come to Spain, and they brought with them their culture, their civilization. And Spain was transformed into a city with public libraries, public bath, with street lights, with good irrigations, etc., etc. So whatever knowledge that was accumulated in the Middle East, the Muslims became natural inheritors of Greek thoughts. When Muslim came to power, they inherited Greek learnings, Jewish-Christian texts from the school of Alexandria, and they developed it, and they studied, and they developed. So they developed Greek inventions. So whatever knowledge that was developed in the Middle East was brought to Spain, and lots of libraries were constructed in Spain. And then Spain was locked up in a civil war with the Muslim Spaniards against the Christian Spaniards. For more than 800 years, or for nearly 800 years, almost 800 years, the Muslims were in Spain. But the last 300 years of their stay were locked up in a bitter war with the Christian Spaniards in the north. So for 300 years, talagang matindi ang gera dyan. And slowly, Islamic Spain disintegrated because of these wars. So many of the learning centers now were taken by Spanish kings and crusaders. And those learning centers were slowly exposed to European travelers. So many of the European travelers came to Spain. And when they returned to Italy, to France, etc., they brought with them the books that they got from Spain. Thus, the birth of Oxford Learning Center, which is now the Oxford University. The curriculum in the beginning was taken and copied from the books and studies of the Arab physicians, scientists, mathematicians, etc. That is why we have Arabic numerals. See?
Do you know that it was the Muslims who invented the camera? It was the Muslims who invented airplane. It was the Muslims who, itong mga word chairman, etc., ascribe paper. Paper was discovered by Chinese and it was developed by the Muslims, kaya nagkaroon ng paper making factory, etc., etc. So when the knowledge was transferred to Europe, it now gave birth to what they call Renaissance. That led to industrial and scientific revolution that led to the emergence of the Western power. So by the time they were in power, there was some kind of a development of Eurocentrism. So nakalimutan nila saan sila galing, saan sila natuto. So they became, there was a sense of feeling of superiority. That was the kind of attitude that the Spaniards brought to us when they came. Second, like I mentioned, they were locked up in a bitter war with the Muslims. So in the last part of that reconquest or la reconquista, sinasabi nila, la reconquista is to reconquest, to take back the lands of the Spain, no, from the hands of the Muslims for more than 300 years. The last part of la reconquista, of the reconquest, they organize, Queen Isabella and King Ferdinand organize what they call the Inquisition. And this is very brutal. That Inquisition was very brutal. They punished the Jews, Orthodox Christians, and finally they went after the Muslims. Inquisition is to establish one religion in the whole of Spain, and that is only Catholicism. So those who were not Catholics, the Jews, the Protestants, Orthodox Christians, and the Muslims were forced to convert to Islam. I mean to Catholicism. So yung last part ng Inquisition na yun was targeted against the Muslims. Ang natira na lang isang principality sa Spain after the long reconquest war, yung Granada, ito yung facing Morocco. There was one last standing principality, the Islamic Granada, yun yung subject. And the Inquisition expelled more than 300,000 Muslims. Expelled, talagang pinalayas nila sa Spain. And those were not Arabs, those were not foreigners. Those were Spaniards by blood, some were relatives. And yung paglikas nila, when they left Spain, they were not allowed to take anything. So kung ano lang yung nasa sarili, nasa katawan nila, kung ano lang yung kaya nilang bitbitin ng kanilang kamay. So much of their belongings, properties were left and taken by the Inquisition. So yun yung mood ng Spaniards at the time. When they came to the country, hindi pa tapos ang Inquisition. Ongoing pa yung Inquisition doon. So this Eurocentrism plus the characteristic of Inquisition, when they came, they found Muslims in Manila, Raja Sulaiman. Na-observe nila, they have similar name, Arab-sounding name. They don't eat pork. They circumcise. So tinawag nila Moro. And this is when the Moro name came to be. It was the Muslims in Manila who were first called Moros by the Spaniards. So when they found the Muslims in Manila as leading the inter-island and even international trade, hindi lang nabuhay yung characteristic ng Inquisition. Yung mga Muslim naging hadlang din sa kanilang economic agenda. Mababasa ninyo yan sa mga libro, how the Muslims became hindrance to their economic motives in the country. So, as resulted, kailangan nilang girahin yung mga Muslim. So, yung meeting ni Legazpi and Raja Sulaiman, of course, resulted in the war. Although, Raja Sulaiman and Tariq Sulaiman from Pampanga was supported by thousands of warriors from the Bulacan,
they resisted the Spaniards, but with the death of Tariq Sulaiman, na dispersed yung kanyang tauhan. To cut the long story short, the Muslims in Manila were defeated. With the defeat of the Muslims in Manila, in that particular time, the spread of Catholicism became now easy. So after a while of the defeat of Raja Sulaiman, slowly many people were converted to Catholicism. When almost the whole parts, with the exemption of the some parts in the Cordillera region na hindi na penetrate ng mga Kastila, nung halos na convert na nila sa Catholicism yung many parts of the Luzon and Visayas, they now continued the expansion and conversion and conquest sa Mindanao. Now, ang problema dito, they used the native converts as military allies. Kasi kukonti lang yung mga Kastila noon eh. There were just handful of the Spaniards who were here. Yung kanilang military power ay nanggagaling sa mga Christian natives na kanilang na-convert. So, ibig sabihin, karamihan ng kanilang sundalo ay mga ninuno natin dito sa Luzon and Visayas. Kaya if you read history books, for example, expedition to Mindanao or Sulu, one boat on board, 50 Spaniards, 500 Filipinos, natives. In fact, yung tumalo kay Tariq Sulaiman at ang kanyang buong puwersa, yung mga Bulacan warriors, ay karamihan noon yung mga Visayan converts na na-recruit ng mga Kastila. Diba? 200 lang ang Kastila, more than 1,000 or more than 500 ang mga Filipino. So ibig sabihin, ang nagpatibay talaga, ang nagbigay ng lakas ng loob ng sa Kastila upang magstay at manakop at mag-convert ay yung mga natives. Sila yung mga nagbigay ng military strength. So, nung nalaman ng Muslim na ang military strength ng Kastila ay actually yung mga native converts, so they started to respond. And how they respond was equally brutal. Ito na yung sinasabing slave raiding. So they came to Visayan settlements and raided, burned plantations, take away all males, and sold them as slaves to other European, Dutch, Portuguese, etc. For more than 200 years, the Muslims were engaged in slave raiding. Kaya doon nag-start yung takot at phobia ng mga ninuno natin sa Muslim, di ba? Pag nagpapatulog dito sa mga Bicol na area, pag hindi matulog yung bata, tulog ka na kasi kukunin ka na ng moro yung bata nanginginig at matutulog. So, lumaki tayo sa takot sa mga Muslim. In fact, until early 2000, dito sa Maynila, pag sumakay ka ng taxi, may headscarf ka ng Muslim. Yung lalaki yung pagkulay puti. Yung babae yung headscarf. Hindi ka paparahan ng taxi. Takot sila. Pagpaparahan ng taxi, sabihin mo, Tandagsora, Kulyat, or Taguig, Maharlika Village, kahit araw, hindi sila, kahit bayaran mo ng 1,000 ang taxi driver, hindi sila pupunta doon. So, doon nag-start na nahati ang ating bansa into the Muslims and de-Christianize. And in order for the Spaniards to effectively recruit the Christian natives, dito na nagkaroon ng Moro-Moro play. It started in Cavite by Jesuit missionary. Moro-Moro play, ito yung parang play na pinapakita paano nanalo ang Spanish soldier over the Muslim pirates, ugly, savage, at paano niya nakuha ang magandang prinsesa na Muslim at naasawa. So ganun. And of course, ginamit na ang religion. If you kill a Muslim, you go straight to heaven. So ganun din ang mga Muslim. Islam gave them a powerful emotional energy to withstand foreign conquest. That their defense in their homeland was actually a holy war. So jihad. So ano na to, clash of religious ideologies and philosophies. And the Spaniards did not succeed in bringing Muslim areas into a vassal state, like how
they successfully did to Visayas and many other Luzon areas. Diba? Nagbabayad ng tax yung mga ninuno natin. Isipin mo yun, lupa mo, magtatrabaho sa lupa mo, tapos magbabayad ka ng tax sa Spanish government. That is why in the last part of the Spanish conquest, nagkaroon ng revolution. Rizal, in many of his works, and even in the El Filibusterismo, portrayed the kind of Spanish administration. According to Rizal, in contrast to what the Spaniards asserted that they came to bring salvation and civilization, Rizal saw the long Spanish evangelization as the country's dark age. Kasi nga, merong growing civilization na hinto nung dumating ang Kastila. And what they did, because of this Eurocentrism, pinagbubura nila yung mga legacies ng previous civilizations. Diba? Pinagsusunog nila yung mga materials, yung mga texts, hawak ng mga babaylan. At pinagpapersecute nila yung mga babaylan. Sinisiraan nila yung babaylan ay manananggal daw. So lahat ng mga possible resistance and possible groups na mag-resist, sila yung mga holders of knowledge, ng mga traditional knowledge natin, di lalakay and di babaylan were all persecuted. So the next generation of the Filipino people were now exposed to the kind of understanding that it was the Spaniards who brought civilization and salvation to the Filipino people. And that the Muslims were ugly, the Muslims were savage, the Muslims were slave raiders, etc., etc. So, nabuhay na tayo sa ganong understanding. Yung mga Muslim naman, ang tingin nila sa mga nasakop at naging Kristiyano ay uto-uto, duwag, walang paninindigan, yung mga ganon. So, kaya kung may prejudice tayo sa mga Muslim, actually ang mga Muslim, meron din silang prejudice sa mga Christians sa North and the Visayas. Utu-utu, duwag, yung mga ganun. So, it was only on the last part of the Spanish period when there was a reform. Rizal and other thinkers of the propaganda movement, when they were exposed in Europe to the kind of the true history. When Rizal was abroad, he was given a book translated from Chinese to English by two European scholars. Yung laman ng libro, yung economic activities ng ating bansa, yung ating participation sa international sea trade. That is why Rizal started to dig out pre-Hispanic civilization. So there was some kind of a reform or rectification doon sa sinasabing bipartite historical narratives na pre-promote ng Kastila. Kasi diba, bipartite, ibig sabihin, kinati nila yung ating bansa into two. The first part, pre-Hispanic, belongs to the Dark Age. Ibig sabihin, walang civilization, wala tayong kaalam-alam sa mundo, kaya tinawag nila tayo Indios. The second part is the beginning of the Enlightenment, and this is when they arrived and started teaching us about their religion, etc. So, yung last part, when the thinkers of the propaganda movement were exposed to real history outside, they now produced the counter-narrative, native interpretation of history. Ito yung sinasabi nilang tripartite historical vision. Tripartite meaning the first part before the Spaniards came. And before the Spaniards came, they were asserting that there was a civilization. We were interacting with Japan, we were interacting with Chinese, and there was really many things going on which relating to the growth of civilization. And then second part is the coming of the Spaniards. Now, to many propaganda thinkers, ang conclusion nila, itong long Spanish stay in the country is actually the Dark Age. In fact, according to Rizal, this is the root of the social cancer that manifested in the 19th century. Kasi diba, na-exploit yung traditional values natin, inalipin tayo. Here in Manila, at some part, if you read books, dumating sa punto yung mga lalaki, binibenta na nila ang kanilang asawa para lang
kumita at makakain. Ganon katindi ang tinanas ng ating mga ninuno. Kaya nga nagkaroon ng revolution. So yung second part, what happened to the country before when the Spaniards came? Yung last part, itong tripartite na native historical interpretation is the last part. Ito na yung sinasabi nilang imagine community. What would be the kind of community that we want to establish after we free ourselves from the bondage of Spanish rule? So, unfortunately, Rizal was executed, Bonifacio was also executed. So the tripartite and the vision of a new society again fell into the hands of the Ilustrados. Many of them were descendants of the Spaniards who wanted to remain part of Spain. But they wanted to reform the church. So sinasabi nila, it's not about the Spanish government, it's about the church. Ang mali ay nasa church because it's ruled by abusive Spanish priors. So we have to Philippinize the church, meaning give the power to the native priest. Kaya nga nagkaroon ng Aglipayan Church. These are reform movement in the church world in our country. Unfortunately, hindi na-realize yung vision na yun, yung imagine community, yung tripartite na yun. Kasi dumating yung Amerikano. And the Americans came with another historical narrative. Sabi nila, we came to save you from Spain and spread the boons of liberty and train you in the science of self-government, you know, democracy, etc. And they impose English language as a medium of instruction. And they import books filled with American heroes, etc. So that at the end of American occupation, sabi ng mga nationalist scholars natin, there was some kind of a miseducation of the Filipino people. So hindi na natin kilala yung mga heroes natin. We became alien in our own country, in our own culture. So we don't know who we are anymore. Kaya nagkaroon ng mga identity crisis na nagkaroon ng soul searching, di ba? Ika nga, sabi nila. So naging Americanized tayo. And the American used the education department to really make sure that the agenda will be fulfilled, that the mandate will be fulfilled. And this is to make us think like them. Diba? Tawag sa atin, little brown brother. So we are Filipinos physically, but we think like the Americans. We behave like the Americans. We lost all of our culture, etc. Hanggat sa nagkaroon ng reawakening in the 60s. But I'll go back to that later on. Ano yung kinalaman ng pagdating ng Amerikano sa mga Muslim? Diba, nagkaroon ng Battle of Manila Bay 1898 and eventually Spanish was lost. But according to many historians, ano lang yun, parang drama lang yung gera na yun. Para may graceful exit ang Spaniards. So the Spaniards was defeated and it ended with the signing of the Treaty of Paris. So binenta yung nasakop nilang areas sa Amerikano, 'di ba? Yung Treaty of Paris may katumbas na pera yun, Mexican dollar. Ang problema doon, yung pagbigay nila ng bansa sa Amerikano for the amount of money na kanilang na-receive, sinali nila ang Sulu and Mindanao without the knowledge of the Muslims. Despite of the fact that the Spaniards did not exercise sovereignty, not even for a day. Ibig sabihin, never sila nagtagumpay na makuha yung sovereignty ng Sulu and Mindanao, not even for a day. But there was a moment in time in the last part nung nagkaroon ng peace treaty, a trade treaty. And that was the time when they were allowed to establish garrison in Sulu, in Siasi, in Cotabato, in Tawi-Tawi.
when it happened, nag-report sila sa Spanish government, sabi nila, nagtagumpay na, nasakop na nila yung Sulu and Mindanao. Ang evidence, nandito na, nagtayo na kami ng mga walled city namin, mga garrison namin. But actually, no. Hindi sila nagtagumpay. So, when they signed the Treaty of Paris, sinali nila ang Sulu and Mindanao. Of course, wala namang kalamang Amerikano. Akala nila yun na yun. Later na nalaman ng Amerikano, oops, teka, may mali. Meron pala part na nasali na hindi pala talaga dapat. At sila ay free and sovereign state. Ito na yung Sultanate of Sulu and Sultanate of Mindanao. So, mahaba ang kwento sa part na ito, pero banggitin natin konti. Diba, ang kanilang pagpunta dito ay accidental because may war sila with the Spaniards and they were fighting in Cuba. At nalaman nila mayroong base dito, so na-extend dito yung gera. So, with the defeat of the Spaniards, nagkaroon ng debate ang American Congress. What to do with the Philippines? Because it was not part of their manifest destiny plan. So, yung Congress nahati sa dalawa, yung Republicans and the Democrats. Yung isa, well, since it's not part of the manifest destiny of the mandate, ibigay na natin kaagad ang kanilang independence. Kasi, di ba, when the Americans came, nag-ally. So, nagsuporta yung mga Filipino revolutionaries sa Amerikano against the Spaniards, hoping pag manalo ang Amerikano, makukuha nila ang kanilang kalayaan. So, na-divide yung American Congress. The other one, Republicans, proposed na, hindi, sakupin muna natin pansamantala. Turuan natin sila ng science of self-government, democracy, etc. Nanalo yung Republican, kaya nanatili ang Amerikano dito. So, the Filipino revolutionaries felt betrayed. And this is when Emilio Aguinaldo sent letter to Sulu Sultan. Sumulat siya sa Sulu Sultan. Humingi ng tulong. Magtulungan tayo against the Americans. Inutusan niya yung kanyang pinsan o kapatid, Baldomero. Pinapunta niya sa Sulu, dala-dala yung letter. Yung Sulu Sultan, hindi masyado nag-respond. Kasi for more than 300 years, pumayag kayo gamitin ng Kastila para sakupin kayo. Kami, ngayon, manghihingi kayo ng tulong sa amin. So, walang masyadong respond ang Sulu Sultan. Nung nalaman ng Amerikano yun, the Americans immediately went to Sulu to neutralize the Sultan for a possible military alliance with the insurrectos. So, nagkaroon ng agreement ang Amerikano at Sultan, yung Bates Agreement, na we will not interfere in any of your religious life, way of life, etc. So, you just have to acknowledge our presence. Hindi kami makialam. But actually, ang motive ng Amerikano ay para pigilan yung possible alliance, which the Americans succeeded kasi na-neutralize nila yung Sulu. So, without the help of the Muslim warriors from the South, madaling natalo yung mga insurrectos, di ba? Emilio surrendered, etc. When the insurrectos, the Philippine revolutionaries, were defeated, inabrogate na ng Amerikano yung Bates Agreement, yung non-interference of religion, etc. Ngayon, pumunta na sila sa Sulu with all their military might, and they now dictated the affairs of the Sulu government. So, the power of the Sultan was reduced. Nag-introduce na sila ng kanilang sariling batas. Nag-introduce na sila ng secular education, etc., etc. The Americans were decided to take away Islam from the lives of the people. Despite of the agreement, non-interference of religion, nakita nila Islam is the main hindrance. Kasi kung ang mga tao na ito ay katulad ng mga tao sa North and Visayas, madali kunin ang kanilang cooperation. Pero Islam yung nagpipigil sa kanila. The Muslims resisted because of the protection of the kind of life and knowledge they learned from Indian, Chinese, and Islam that gave birth to the Moro civilization. So na-experience nila na gumanda yung buhay nila sa katuruan ng Islam, ng Chinese, ng Indian. So, prinotektahan nila yon kasi nakikita nila ang dala ng Kastila ay hindi naman maganda kasi nakikita nila yung mga
yung mga ibang tao sa ibang parts ng Visayas and Luzon na alipin, etc. In fact, if you read the speech of Sultan Kudarat dito sa Lanao, when the Lanao was about to forge alliance or to surrender or to sign any treaty with the Spaniards, pumunta siya doon, galit na galit siya. Sabi niya, ba't kayo makipag-alyansa dyan sa mga tao na yan? If you read, it was a very powerful speech. Sabi niya, hindi niyo ba nakikita kung anong ginawa nila sa mga tao sa Visayas, sa Luzon? Paano sila naalipin sa sarili nilang lupa? So aware yung mga Muslims, kaya sila nag-resist. Ito yung blame ng mga Filipino historians. Bakit kasi ang mga Muslim hindi nalang umakap sa kung anong gusto ng Kastila? Diba? Eh nakikita ng mga Muslim, hindi pwede. Ayaw namin matulad sa inyo. Kasi meron kaming sariling buhay, meron kaming sariling religion, meron kaming sariling way of life. In fact, okay kami, mayaman kami. So ayaw namin matulad yan. So, when the Americans came, the same. The Americans continued the policy of the Spaniards, bringing, but this time, not in the guise of religion, but in the guise of democracy and westernization. But still, the idea of taking the Muslims away from their faith and nandoon as the main and primary motive for the Muslims to easily participate in the national life along with the Christianized Filipinos. So nag-resist. But this time, since meron ng agreement, ang resistance ngayon sa Sulu ay hindi na state. Ibig sabihin, hindi na community, kundi mga individual. So nagkaroon ng small resistance, small groups, individuals, kaya nagkaroon na ng mga parang sabel. Di ba yung juramentado? Mag-aamok yung isang Muslim. Para sa Kastila, last part ng Kastila, naghahapin yun, na Amerikano, akala nila nasiraan ng ulo yung isang Muslim at pupunta sa barracks or camp ng isang kaaway at parang pumatay at magpakamatay. But to the Muslims, it was the highest form of sacrifice to give life, to give their own life in protection and preservation of their community. So, ngayon, ang problema naman, when the Americans gave independence, 1946, diba, the Americans occupied Sulu and Mindanao on the basis of the Treaty of Paris, which they signed with the Spaniards. So, illegal binenta ng Kastila ang Sulu and Mindanao sa Amerikano. Illegal na inoccupy ng Amerikano ang Sulu and Mindanao. So, unconstitutional, illegal, etc. Ang problema, noong 1946, granting of independence, before that, alam na ng mga Muslim na magkakaroon ng independence at alam na nila na ang plano ng Amerikano ay pag-iisahin ang Muslim at ang mga Kristiyano. Ang sabi ng mga Muslim, pag aalis na kayo sa bansa, ibalik nyo ang kalayaan namin. Huwag nyo kaming ibigay sa kamay ng mga kaaway namin kasi for the longest time, nag-aaway kami. Sabi ng mga ninuno, kung ibigay ninyo ang aming bayan sa kamay ng mga Manila politicians, magkakaroon ng problema hanggat sa darating na kahuli-huli ang henerasyon. Yun yung kanilang warning. But despite of that, malakas ang lobbying ni Manuel L. Quezon dito eh. Kasi as early as that particular time, nakita na nila ang resources ng Mindanao. May oil ang Sulu, may minerals ang Mindanao, etc. So, kung kailangan natin ng sariling bansa, kailangan natin ang resources ng Mindanao. Kaya pilit na pinagsikapan ni Manuel L. Quezon na ma-integrate ang Sulu and Mindanao, which they succeeded. So when Philippine independence was granted in 1946, nakasama yung Sulu and Mindanao. Kaya nagkaroon ng paglalaban. Gusto nila makuha nila ulit yung kanilang kapayapaan. Ngayon, independence na ang Pilipino, 1946. Para sa mga Muslim, hindi sila independent kasi nagkaroon ng bagong colonial master. Nagkaroon ng bagong invaders. So, una, Kastila, pangalawa, Amerikano. Ngayon, ito na yung mga Filipino politicians. Okay, so, ang problema, when Sulu and Mindanao were finally became part of the whole country of the newly established Philippine Republic, Manila politicians continued the foreign policies. Kung ano ang pagtingin ng Kastila at Amerikano sa Muslim, ganun din ang pagtingin nila.
They were culturally insensitive, wala silang care sa history, sa kultura ng mga Muslim. Kung ano yung batas dito sa national, yun din ang ini-impose nila sa Muslim. So nagkaroon ng resentment. Nagkaroon ng, ang pangalawang problema ay yung transmigration policies. Much of the Christian here, especially yung mga former HOOK members who fought against the Japanese, were sent to Mindanao to settle. Tapos nagkaroon ng maniobra yung mga programs sa land policies, etc. Pag ikaw ay settlers, mas malaki ang makukuha mong lupa kaysa sa taga doon. Isipin mo yon. Kung ikaw taga doon, 4 hectares lang ang makukuha mo. Pero kung ikaw ay settlers, pwede ka makakuha up to 40 hectares or more than 4 hectares. At maraming mga pangyayari dito na exploit ng mga business sectors. Yung mga negosyante dito nakakamkam ng libo-libong hektarya sa Mindanao, kaya nagkaroon ng mga alienation. So yung mga Muslim slowly were alienated sa sarili nilang lupa. So ibig sabihin, ramdam nila kung ano yung aggression ng Kastila at Amerikano. Ramdam nila sa Manila politicians. Ano rin ito, katulad din ito ng mga Kastila at Amerikano. So unti-unti nabuo yung init, yung galit, etc. Hanggat sa nag-culminate na yon sa 1968 Jabida Massacre. Jabida Massacre gave birth to the Moro National Liberation Front. Mahaba din ang kwento dyan. Gusto ni Marcos kunin ang Saba kasi ang Saba, dating pag-ari ng Sulu Sultanate, ay mayaman sa langis. 68% ng GDP ng Malaysia galing sa Saba oil na pag-aari ng Sulu Sultanate. Isipin nyo, kung atin yan, kung tayo ang nakikinabang dyan, wala tayong problema, ang yaman-yaman natin. So, gusto ko ni Marcos yun kasi previously may mga efforts to take it back legally. President Diosdado Macapagal fought it in international communities, international court, etc. Pero walang nangyari. Pagdating ni Marcos, accordingly, gusto ni Marcos sakupin na lang using the Muslims. So they recruited Muslims in Mindanao, in Sulu, Tawi-Tawi, and they brought them here to Bataan and trained them. When the Muslims realized that the purpose was to invade Sabah, medyo nag-alangan na sila. And they started mutiny kasi yung kanilang pinangakong allowance, may sahod kayo, mayroong ipapadala sa family ninyo, ay hindi na ibigay. Kasi yung military officer in charge sa operation na yun, secret operation na yun, Operation Merdeka, nilulustay niya ang pera sa kasino at pambababae. So, hinahanap na ng mga Muslim, 3 buwan na tayo hindi sumasahod, sana yung sahod? Tapos nalaman nila na gamitin sila in Wade Sabah, nag-mutiny niya sila. Ang ginawa ng mga sundalo, minasakar sila. They were assassinated, they were massacred. Ang problema, may nakaligtas isa. He was wounded, lumangoy siya, napulot siya ng mangingisda, nadala siya sa Cavite. Eh, yung Cavite governor was against Marcos. So dinala niya yung kwento ng survivor sa Senate. So sumabog yung lihim na operation. So sina Miswari, nagtuturo sa UP yan eh. UP scholar yan. Scholar ng government yan, CNI. Commission on National Integration. During that time, hundreds of Moro scholars were sent here to study. Isa na doon si Miswari. Scholar ng gobyerno yan. Pag-graduate niya, nagturo siya sa UP. So, nung sumabog na yung Jabida, nag-rally sila sa Malacanang. They were seeking for justice. Gusto nila parusahan yung mga military involved. At ibalik sa kanila yung bangkay ng mga Muslim. Kasi sa Muslim, talagang may rituals paano ilibing yung mga patay. Unfortunately, walang naparusahan na military. Instead, na-promote yung military involved na yun. At saka yung bangkay, hindi na maibigay kasi ang ginawa ng sundalo, sinunog nila lahat. Lahat ng evidence were wiped out in that particular area sa Corregidor. So, 9 days, 9 nights sila natulog dyan sa tapat ng Malacanang. Nung walang nangyari, edi nag-organize na sila ng resistance. So, nagkaroon ng rebellion, nagkaroon ng armed resistance. Dito na pinanganak ang Moro National Liberation Front. So, war, 1972.
1974, nasunog yung buong town ng Kulo. Yung war ng 1972 na yon up to 1975 and early 1976, alam niyo halos naubos ang kaban ng bayan. At doon napilitan si Marcos ng negotiate sa Moro National Liberation Front. So mahabang kwento ito, nag-fail ang negotiation, nag-split ngayon ang Moro Islamic Liberation Front. So continue ang negotiation sa dalawang grupo na. Nung nag-fail ang negotiation, if you remember the Mama Sapanoy incident, 44 SAF, the fallen heroes were massacred. It was not really a massacre. They went there to take a terrorist. Pumunta sila doon, may dala silang armas, pero dinamatize ng media massacre. Ang massacre, pag pinatay mo ang tao, walang kalaban-laban, walang dalang armas, etc. Yun ang massacre. But that is not a massacre. That was an operation. So, dinamatize yun ng media at may ongoing peace negotiation ng MILF with the Pinoy administration. Because of Mama Sapano, pinatay ng Congress ang BBL. So, nagkaroon ng Maute at nagkaroon ng Marawi siege. Ibig sabihin, patuloy tayong nagtitinginan, patuloy natin tinitingnan ang isa't isa sa lente ng mga colonial masters. Ang dahilan bakit hindi nagtatagumpay itong peace negotiations, itong programa natin sa Mindanao para isulong ang kapayapaan, dahil ang tingin natin sa Mindanao ay kaaway. Ang tingin natin sa Muslim sa Mindanao ay mababa. Diba? Hindi daw marunong gumawa na magluto ng pantisal. Yung mga ganun. So, ang tanging sagot ay kasaysayan. I would end here. Kinompress ko lang yung isang semester na kurso na aking tinuturo dito sa institute. I hope I gave justice to the topic. I understand may mga gusto kayong itanong, so I would end here to entertain for questions. Back to you, Bobby. Muli, pagbati at maraming salamat po, Professor Darwin. Ating narinig mula sa ating tagapagsalita ang napakaraming kaalaman at impormasyon. Marami ka bang natutunan, Genesis? Siyempre naman, marami akong natutunan at ang mga ito'y aking tatandaan maging sa puso't isipan. Alam kong ang mga impormasyon na ating nakalat ngayong gabi ay magagamit natin sa hinaharap, kung kaya't dapat ay nakinig tayong mabuti. Tama ka dyan. Pero ngayon, bibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga kasama kung sila ay may katanungan o may mga gustong iklaro na pumapatungkol sa paksang ating pinag-usapan. Kung may tanong kayo sa isipan at may gustong linawin, ay bukas na po ang chat box para sa inyong mga katanungan, gayon din sa comment section ng ating Facebook Live. Maaari na po kayong magtanong? Nahihiya yata sila magtanong. Inuulit po namin, bukas na po muli ang ating chat box at ang comment section sa ating Facebook Live upang magtanong sa ating profesor na inimbitahan. Maraming salamat po. Professor Darwin, mukhang napakalinaw ng inyong pagtalakay sa ating paksa ngayon na wala silang katanungan. Dalawa lang, sabi nila pag walang tanong, dalawa lang yan. Naintindihan talaga nila or hindi nila ito naintindihan. Ito po si, nagtataas po si Ginoong Daniel Tomundo. Okay, sige. Hey sir, good evening po. Daniel Tomundo po from BSR20. Sir, tanong ko lang po kasi po may napanood ako kay ano, kay sa history kay Lord De Vera. Ang interview nung kay ano, kay Xiao Chua. Totoo ba na yung sa flag po kasi, about po kasi sa flag.
Then, okay. Ang sinasabi sa A3 of ano, saan? Eh, yung mga una nag-fault ng sa Pilipinas against Spanish. Eh, sabi po ni, ano, sabi po ni Xiao Chua, nagre-reklamo daw po dun ang mga Muslim. Dahil sila daw po yung una nakipaglaban eh. Bakit wala daw po sila dun sa, ano? Totoo po ba yun? Well, as I mentioned, the history of the Muslims, everything about Islam was erased. And it was subjected to writing out. Tingnan ninyo yung mga history books natin. Kakapiranggot na pages lang ang about sa Muslim. Because when I had dialogue with some historians dito sa UP, una, nung sinulat yung mga libro, wala silang masyadong materials about Islam. Hindi nila masyado alam ang history ng mga Muslim. At hindi lang yun, ang kanilang pagkaalam ay negative base sa totoong nangyari, which is naman totoo, yung slave raiding. So, ang argument ng isang historian, how would you see a book where the more than 200 years of slave raiding is integrated? So, di ba, parang that was the bitter moment in the history of the Filipino people when Filipinos fought each other brutally and bitterly. So, isa sa mga reasons bakit hindi na isali yung kasaysayan ng mga Muslim sa Pilipinas dahil sa slave raiding. Pangalawa, dahil sa prejudice nila sa Islam. Pangatlo, alam naman natin ang history books natin ay written and dominated by the history of the Tagalogs. Diba? Ito yung sentiments ng mga regions, even those scholars from the Visayas. That the history of the Filipino people should not be the history of the Filipino people, but should be the history of the Tagalogs. Diba? Kasi less ang recognition, not only the Muslims, but the Visayan people, yung contribution nila sa resistance against the Spaniards. Kaya yung quintessential, talagang pinagbuhusan nila ng fans at marami silang ginawa para ma-highlight ang contribution ng Visayan people sa resistance at sa kasaysayan ng buong bansa. Yung mga Muslim naman, ako personally, I don't, it really doesn't matter to me whether or not nandiyan kami sa race na yan. May mga Muslim na nagsasabi, well, actually sa Philippine flag, we are the sun. Kasi the main resistance was actually done by the Muslims. Raja Sulaiman, Tariq Sulaiman, etc. And they were defeated, but they fought to the last. They did not surrender. So if there is going to be a representation in the flag, yung ray ay hindi sapat. It won't give justice to the resistance of the Muslims. It should be the sun. Kaya, I remember there is a bill na nag-a-add doon sa ray or sa star. Diba? Ang sabi ng isang comment ng isang Muslim historian, why don't you aspire for the sun as the main representation of? Because actually, that is the huge contribution of Muslims in the history of the Philippine resistance against foreign invaders. So totoo yun, walang representation. Thank you po. Sir, ano po? Meron pa po. Sige. Kasi po libre, sa part, libre yung unang tatlong tanong pag naka-apat ka na may bayad na. Wait, sige, ano sige. Po? Sa part side po kasi ng dati ko, may Muslim. Muslim po sila. And okay. Mag-part din ako ng Muslim. Mm-hmm. And parati ko po naririnig ng bata ako yung salitang assalamualaikum at malaikum salam. Ano po ba yung nun? Ano po ba yung meaning nun? And, Assalamu alaikum, peace be with you. Wa alaikum assalam, and also peace be with you. So parang pagbati, parang good morning to, parang ganon. Salam is from where the word Islam derives. So meaning Islam, meaning peace. And do you know the word salamat derives from the word salam? The Tagalog word salamat is taken from the Malay word selamat. Selamat datang, welcome. Salamat pagi, good morning, parang ganon. And the Malay word selamat, kasi wala silang sa, se, S-E. The Malay word selamat is taken from Arabic word salam.
And this is one of the evidence of Islam in the country that most of the Filipino people do not know. And since binanggit mo na yan, dudugtungan ko na no. Yung salitang simbahan, galing sa salitang simba. Ang salitang simba ay galing sa Malay word sumba. Sumba ginagamit din ng mga Muslim sa Mindanao. Ang ibig sabihin ay worship. Ang salitang sumba ay nakuha sa Arabic, sabba, glorify, to glorify God. Not only that, yung mga old churches sa ating bansa, constructed by the Spaniards, were patterned after the design of the mosque in Spain. No? Nabanggit ko kanila yung stages ng pagpasok ng Islam sa Luzon and Visayas by the Arab traders as early as 982 AD. Second, by the Muslims in the south when Sulu Sultanate was established. Third, by the Bornean preachers when Brunei Sultan took over Manila in 1500 onwards. Fourth, by the Spaniards themselves. Because the Spaniards carried with them their Islamic roots. So, itong mga architectural design ng simbahan, Bohol, Cebu, kung tinignan mo yung mga old simbahan at tingnan mo yung mosque, tanggalin mo yung cross at ikumpara mo, walang pagkaiba. Tanggalin mo lang yung cross sa simbahan, mosque na yun. The same, yung dome, yung bricks, etc. May mga salitang Kastila na integrate sa Tagalog actually came from Arabic. Hukum from Arabic. Alcalde, mayor from Arabic, kadi, barrio from Arabic, barri. Hindi natin alam. Kaya kasaysayan lang ang magpapadugtong at magpapa isa sa atin ulit. Kaya ako natutuwa sa mga ginagawa niyo. Next question, Daniel. Kuling tanong bago ka magbabayad sa pang-apat na tanong kung meron ka pa. Thank you, boss. Ano, eto pa. Totoo ba yung ano, sir, kapag ka, kung gaano karami yung pinugutan mo ng ulo, ganun din daw karami yung magiging babae mo sa next life mo? Ay, mali yun. Mali. Ayun. Mali. Napakahalaga sa Islam ang buhay. Sinabi sa isang Quran, sa isang verse, if you save one life, it is as if you save the life of the entire humanity. If you take one life without any valid reason, it is as if you take the lives of the entire humanity. Ganun kahalaga ang buhay. Pero, pwede sa Islam yung tooth for a tooth. Halimbawa, mayroong pumatay sa isang membro ng family ko, pwede ko siyang patayin. Siya lang, hindi naman yung family member niya. Yung actual criminal. Pero, ang sinabi ng Quran, or pwede ka mag-demand ng blood money. Ibig sabihin, instead na patayin mo siya, pag-demand ka na lang ng blood money. Parang magbayad ka ng danyos. But, sabi ng Quran, if you can forgive, that is the best. See, so always doon sa pag-save. Pero, ini-emphasize din ng Islam ang justice. Pag gumawa ka ng kamalian, talagang pananagutan mo yun. Mananagot ka sa batas. So, hindi totoo yung, in fact, yung pugot ulo, hindi napakamali yan. Walang ganyan sa Islam. Yung pupugutan mo ng ulo. Sa war, the most just war, yung discipline, ay makikita mo sa Islam. When you go to war, Islam allows that you go to war for defensive. Halimbawa, sinakop ang bayan mo. You can fight back. When you fight back, do not cut down trees. Ang ibig sabihin ng do not cut down trees, do not destroy any source of livelihood. So wag mong sunugin yung mga cell sites. Nagbibigay kaginhawaan sa tao, nakakapag-contact sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa cell site na yan, kumikita yung kumpanya, source of livelihood yan. At yung kumpanya kumikita na yan, nagpapasahod ng libong-libong workers. Do not destroy that. Do not kill women, children, and the aged. Hindi mo pwede patayin. And do not mutilate the limbs of the dead. Yung patay na pugutan mo ng ulo, bawal sa Islam yan. Okay na, Daniel? May tanong ka pa? Yan na po, sir. Magbabayad na ako. Thank you, sir. Thank you, magbabayad po, sir. Okay, Angelica. Okay, back to you, Angelica. Isa pa pong katanungan mula naman kay John Ray Santo Domingo. Good evening po, Professor. Audible po ako. Yes, John.
hingi lang po sana ako ng enlightenment because me and an elder member within our community had a conversation last time with regards to martial law, and nahapyawan niya po yung sa Jabida massacre that happens on March 1968, wherein as research po is 11 to 68 yung namatay and may isang nakaligtas na nakapagkwento ng history. Meanwhile, nabalik niya po ito sa martial law that in the times of martial law, yung mga dinedeploy daw pong sundalo in the Maguindanao area is hindi na po nakakabalik ng buhay, and then they return headless. Could you further elaborate that po, Professor? Well, hindi naman lahat headless. Pero tama yun, hindi na sila nakakabalik ng buhay. Isipin nyo, nung martial law, 75% of the forces, puwersa, ng ating hukbong sandatahan na deploy sa Mindanao. Ganun kaseryoso ang problema ng time na yun. Kaya sabi ko, kung maintindihan lang natin ang isa't isa, mawawala na itong gera na ito. At yung pera kinasus natin sa gera, magamit na natin sa pagpapatayo ng hospital, paaralan, etc., etc. Ang laki ng gastos. Nung time ng martial law, sabi ko sa inyo, ubos ang kaban ng bayan. So, ang daming namatay. Totoo yun. Ang tatay ko sundalo, sabi niya nung nasa Hulutown ako, isasakay yung isang truck na sundalo papunta sa countryside. Gera. Pagdating ng hapon, babalik, bangkay na lahat yun. Kasi ganun katindi. Nagulat ang armed forces kasi well-trained yung MNLF. Yun ang hindi nila na-calculate ng maayos. At maayos ang kanilang pagkikipag-gera, well-disciplined, well-organized. Because ang nangyari ganito, nung nalaman ng Malaysian government na may plano talaga ang gobyerno lusubin ang Sabah at na-expose na yun, ang pangalan ng survivor si Jibin Arula. Nung na-expose yun, ang ginawa ng Malaysian government, pinuntahan nila yung mga Muslim. Kaysa kami ang girahin nyo, yung gobyerno nyo na ang girahin natin. So, and it made sense to the Muslims. So nga, kasi mananakop din to eh. Kastila din ito eh. Parang Amerikano din to eh. Ginagamit tayo, niloloko tayo, yung mga injustices, etc. Sige, so nagsanib yung Muslim at Malaysian government. It was the Malaysian who gave them trainings with funding coming from the Libyan government. Kaya nagulat yung Philippine Armed Forces sa style ng pakikipaggera ng MNLF. Well trained, kaya nalagasan sila ng maraming sundalo. Totoo yun, pero yung walang ulo, hindi naman lahat. Meron mga napugutan, pero yung sabihin na lahat, I think it's also an exaggeration. And in fact, if you look at the history of war during the martial law, mas maraming, in fact, may study kami ngayon eh, sa isang prominent international NGO, hindi ko nababanggitin, yung management of and implementation of the rules of engagement, lumalabas, mas maraming abuses ang sundalo kaysa sa MNLF. Kasi pumunta doon ang sundalo, dala-dala ang hatred, ang prejudice, na nakadikdik galing pa sa panahon ng Spaniard. So kung nung nandoon sila, in fact wala silang pili, may mga civilian community massacred, may mga babae bata pinagpapatay, lalong-lalo na pag nalalagasan sila, gumaganti sila sa civilian. So mas maraming abuses ang sundalo kaysa sa mga Muslim. Okay, thank you po, Professor. Thank you po. Okay, sige. Wala ka na yung tanong? Wala na po. Okay. Salamat dyan. Back to you, Angelica. Sa papong katanungan, Professor, mula kay Micaela Angelin ng BSP1B, magandang gabi, sir. Sa kultura po ba ng mga Muslim, bawal po magsuot ng hijab yung hindi Muslim? Tsaka po, may families po ba na nagsesettle lang in one marriage? Maraming salamat po. Yung pagsusot hijab ng hindi Muslim, hindi po totoo yun. In fact, ang modesty practice ay nasa Christianity din yan. If you look at the old tradition of Christianity, Mama Mary nga, naka-headscarf, di ba? Yung mga madre natin. So, if you stick to the traditional values and teachings of Christianity, makikita mo doon ang Islam parehas. Hindi po totoo yun na dapat Muslim lang ang magsuot ng headscarf. Hindi po totoo yun.
kung sino man ang gustong protektahan niya ang kanyang katawan sa abuses. Kasi, di ba, nagkaroon ng maraming experiment yan eh. Pinalakad nila yung isang babaeng sexy ang suot sa street sa US. Talaga ang daming bumastos sa kanya. Hi, hello, can I get your number? Yung mga ganun, sinusundan siya. Tapos, the following day, nagsuot siya ng Muslim. Talagang walang walang pumansin sa kanya. So, she really felt safe. So, kung meron mang na gustong gawin yun para protektahan at gusto niya maging safe, pwede. In fact, February 1 is the World Hijab Day. This is being celebrated worldwide sa US, sa UK, etc. Pinapasuot nila ng hijab yung mga non-Muslims just to feel how the Muslim women feel when they are wearing it. And most of the time, they felt good and they felt really safe. Kung manood kayo sa YouTube, yung World Hijab Day, nagpapasuot sila ng mga hijab sa mga streets, just random women. Umiiyak pa yung mga babae kasi nakikita nila gaano sila karangal na tingnan pag suot nila. So hindi po totoo yun. Yung second question, pag si-settle sa isang marriage, ano pong ibig sabihin na? Para po, good evening po, sir. Kasi di ba po, nasa culture din po ng mga Muslim yung pagpapakasal po ng higit sa isa. Paligami. Ano yan, laging katanungan sa akin yan whenever I give lectures sa non-Muslims. Totoo po yun, allowed sa Islam. Ito yung may mga, kahit sa mga Muslim babae, hindi pa rin nila masyado maintindihan. Ang sinabi ng Quran, ganito, mag-asawa ka ng dalawa, tatlo hanggat apat. Kung kaya mo ibigay ang justice, ibig sabihin, pag binigyan mo ang isa ng piso, bigyan mo rin ang isa ng piso. Equal yun. Walang first wife, walang second wife na. Hindi pwede yung second wife ka lang. Wala nang ganun. Pag asawa na yun, legal na yun, pantay-pantay na yun. If you spend time one night sa first wife, the next night you spend with your second wife, the next night you spend with your third wife. Pantay, dapat. Pag hindi mo kaya, one is the best. So, kaya, of the entire Muslim population, kukunti lang ang nai-engage sa polygamy. Kasi mahigpit yung requirement, yung justice na yun. Sa oras pa lang, pag-divide mo ng time, mahirap na yun. Now, bakit siya inallow? Kasi bawal sa Islam yung pakikipagtalik outside marriage. Bawal. So, nung time na yun, na-engage na yung Islam sa gera nung nag-expand na sila, maraming namamatay Muslim warriors, maraming naiiwan byuda. So may mga possibilities na ito, some of them might be engaged in prostitution, etc. Look what happened to Vietnam War, yung American. Di ba? Ang daming namatay American soldiers. Yung mga babae na widowed, marami sa kanila naging prostitute. So yun yung iniiwasan ng Islam. Kaysa mauwi sila sa ganun, inallow na yung pag-aasawa. Pero mag-aasawa ka dahil hindi kagustuhan mo. Gusto ko mag-asawa pa ng isa. Hindi ganun. Circumstantial. Ibig sabihin, pag valid ang reason, ano yung mga reason? Halimbawa, hindi makaanak ang first wife. Yun, valid reason yun for you to contract another marriage. But in some countries like Malaysia, kailangan may consent yung first wife. Ibig sabihin, hindi ka palihim na nagpakasal nang walang alam yung first wife mo. Kailangan alam niya. Although, in many other Muslim countries, hindi required yun kasi wala naman sa Quran that you have to seek the consent of your first wife. When the requirement is valid, then it's your right. Halimbawa, matanda na yung asawa mo, hindi na siya makaanak, or meron siyang sakit, kahit bata pa siya, hindi na siya makaanak. May mga instances, yung first wife din ang nag-encourage sa kanilang asawa. Sige, mag-asawa ka pa. Ang nanay ko, i-encourage niya yung tatay ko. Gusto mo, sige, kasawa ka. And they live in one house. But these are isolated and exceptional cases. Hindi siya rampant. Ngayon, unfortunately, nagiging excuse. Kaya dumami yung balik Islam, yung Christian converting to Islam, dahil yun pala gusto nila mag-asawa ng more than one. In fact, isa ito sa study na tinitingnan namin, medyo naging seryoso na yung concern,
kasi na-abuse yung provision ng Quran na ito. Marry 2, 3, and 4 if you can give justice. If not, 1 is the best. Ang dami kong kaibigan na yung idea galing din sa Muslim. Halimbawa, tatay ko, may boss yung sundalo. Sundalo sa tatay ko eh. Yung galing dito, na-assign sa Cotabato, one time, binisita niya, may problema, general. Sabi niya, boss, ba't ganyan itsura mo? Para kang inipit ng langit at lupa. Sabi niya kasi, di ba nag-asawa ako dito, Muslim? Nalaman ng first wife ko ngayon, nagreklamo siya sa krami. So eto, may letter na, madi-discharge na ako, wala lahat ng benefits ko. Sabi ng tatay ko, madali lang yan. Sabi niya, no, madali lang. Hirap na nga ako mag-isip, wala na, patay na ako. Madali lang yan. Mag-convert ka. At yung conversion mo, anti-date mo. Kung kailan ka nag-asawa, ang conversion mo before. Ginawa na yun, hindi lusot siya sa kaso. So naging ano na, naging idea hanggat siya naging practice. May mga Christian na gusto mag-asawa, nagko-convert para makapag-asawa. So na-abuse siya. But in fact, if you look at the teaching, mahigpit ang requirement dyan. Hindi yun dahil sa gusto mo lang, gusto mo ng more than one. No, it's not. Unang-una, kaya ba ng bulsa mo? Kasi pag kung ano ang sustenso binigay mo sa first wife, ganun din sa second wife. Kaya ang unang tinitingnan dyan, yung bulsa. Marami bang laman yung bulsa mo para magsustento ng dalawa o tatlong pamilya? Kung hindi, di huwag kang mag-asawa. Kasi mananagot ka sa kabilang buhay. So ganun yun. Okay? Micaela, did I answer your question, right? Opo, sir. Thank you po. Pero meron pa pong isa. Okay, sige. Pag ilang tanong mo na yan. Pangatlo, di ba? Oh, sige. Next tanong mo, may bayad na. Ano po, yung, di ba po, sa marriage, po ba sa culture niyo yung mag-asawa ng ano, ng hindi po Muslim? Allowed naman. Ang sinabi ng Quran, people of the book. Ibig sabihin, these are believing people. Ang people of the book, ang interpretation, kasama na dito ang Christian at ang Jews. So, actually, tatlo yan tayo eh, belonging sa people of the book eh. Yung Muslim, Christian, and the Jews. We are encouraged. Tapos, walang forced conversion. Ito ang isang dapat malinaw. Sa Islam, bawal mong pilitin ang isang tao para mag-Muslim. Bawal yun. Mahigpit na pinagbabawal ng Quran yun. La ikraha fid din. There is no compulsion on religion. So, halimbawa, Muslim ka. Ako, Muslim ako, asawa ko Kristiyano. Hindi ko siya pinilit umakap ng Islam. Nag-convert siya. Siya na nagsabi, gusto ko na mag-Muslim. Walang ganun. Pwede ang isang Muslim na lalaki mag-asawa ng Kristiyanong babae. Pwede yun. Kasi ang Kristiyanong babae, ayon sa Quran, siya ay believing people. Meron siyang pinapaniwalaan. Meron siyang religion. So, pwede yun. Ang hindi pwede, yung pilitin mo ang asawa mong Kristiyano mag-convert sa Islam. Yun ang hindi pwede. Maraming salamat, sir. Okay. Wala na pong tanong. Tanong ka pa para magbayad din na kaya. Thank you po. Okay, sige. Thank you din sa tanong. Another question po, sir, from FB Live po kay John Andrew Remogat. Sir, lagi ko pong naririnig, ano po ba ang ibig sabihin ng la hawla wala huwata illa billah? Malalim, well, yung literal meaning yan, walang power, kundi ang power ng Diyos. Ibig sabihin, if you look at the birds flying, that bird flies because the power of God ay nando doon. Wala kang nakitang gumagalaw sa buong mundo, kundi ang power ng Diyos. And this goes deeper to the concept of tauhid or monotheism, that although God is not seen and He has no symbol, hindi katulad sa inyo, meron kayong cross, etc. Sa Islam, wala siyang symbol. But actually, the whole of the universe, the whole of the world is His own symbol. When you see something moving, birds singing, thunder, stars shining, etc., this happened because of the power of God. Without the Qudrat, the power of God manifesting in the stars cannot shine. Without the power manifesting in the birds cannot fly and sing. So, if you look around you, actually, you don't see anything but God's power.
This is the same thing with what the Bible says. The kingdom of God is around you, within you, and all around you. And God is where His kingdom is. Meaning, God is within us and God is all around us. So that is the same. You see God around you, His power manifesting sa atin. Without God's power, we cannot speak, we cannot see, we cannot move. Yun yung ibig sabihin ng la hawla wala quwata illa billah. So yun yung, ang meaning kasi ng Islam is submission to the will of God. So when you utter that phrase, la hawla wala quwata, you are submitting all your will, all your power, your sight, your hearing, your strength, your life, your knowledge to Him. So pag in-utter mo yun, ibig sabihin, kumonek ka na sa Kanya. At in-acknowledge mo yung pagiging dependent mo sa Kanya. At pagiging useless mo pag walang connection mo sa Kanya. Kasi without your connection to Him, you will not live, you will not see, you will not hear. None of the things that we're doing that we can do. Yun yung la hawla wala quwata. Okay? Any other? Salamat po, Professor. Ito naman po ay isang katanungan mula po kay Ginoong Wendell de Guzman. Magandang gabi po, Professor. Why Mindanao called the Promised Land? Well, maraming aspeto ang tinitingnan dyan. Promised Land because of the promise of independence. Promised Land because of the promise of the resources. Promised Land because it has some connection to biblical passages. You know? Remember when the Jews were persecuted by Hitler and they scattered at, you know, walang bansa kumukup sa kanila eh. Ayaw kumukup sa kanila. President Manuel L. Quezon actually volunteered that Mindanao shall be a refuge of some Jews. It's one of the reasons why it's called Promised Land. So parang it should have been a Palestine or it should have been a small Israel kind of a state. So yun yung reason. For the last question pong ngayong gabi, Professor, manggagaling po kay Mariela Saclolo. Gaya okay. po ng sabi nyo, okay lang po kahit hindi Muslim ang mapangasawa. Paano po yung magiging anak nun? Ano po ang magiging religion niya kung sakaling mapapangasawa po niya ay Katoliko? Ang bata ang magde-decide. I have lots of friends na nakapag-asawa ng non-Muslim. Nag-uusap sila. We will not influence our kids. Kung sasama siya sa iyo, sa nanay, hindi, sige. Kung sasama siya sa akin, hindi, sige. Kaya may mga kaibigan ako, Muslim, ang kapatid niya Kristiyano. Mga ganun. But may mga talagang strict na Muslim, talagang sinasabi nila sa asawa nila, hindi kita i-convert, pero pwede ba yung anak natin ay sa akin? May mga families akong alam na ganun. Na talagang nagkakaroon ng dialogue, nagkakaroon ng pag-uusap yung mag-asawa. Pero ang importante dito, yung talagang dapat na alalahanin natin at lagi nating tandaan, walang sapilitan sa Islam. Hindi mo pwedeng pilitin. Kahit yung anak mo, hindi mo siyang pwedeng pilitin. Although it's an obligation of a parent to raise his child as a Muslim, hindi mo pwedeng pilitin. Yung ganun. Kasi mayroong isang verse dyan, your religion is your religion, my religion is my religion. Kasi sinabi ng Quran, Diyos ang nagbibigay ng guidance eh. And whoever God guides, no one can misguide. And whoever God misguides, no one can guide. Kaya ang prophet, lahat ng prophet, ang tawag sa kanila warner. Warner lang kayo eh. I mean, you just have to send the message and warn people about the punishment in the hereafter when you do bad deeds and the reward when you do good deeds. Ganun lang. Pero yung pipilitin mo, hindi pwede sa Islam yun. Okay, may tanong pa?
Angelica, nawala yata si ano, si Genesi. Mayroon pa pong mga katanungan, Professor. Ngunit, lumalalim na po ang gabi, kaya atin na pong tapusin ang ating diskusyon. Okay. Sa gayon na ngayon nabigyan na ng kalinawagan ang ating mga katanungan, ay dumako na tayo sa paggawad ng katibayan ng pagpapahalaga sa ating tagapagsalita ngayong gabi. Madami Professor pa pong katanungan, ngunit lumalalim na din po ang gabi, Professor. Kung kaya't sa gayoy, dumako na po tayo sa paggawad ng katibayan ng pagpapahalaga sa ating tagapagsalita, Professor Darwin. Maraming salamat din sa inyong pag-imbita. Lubos po kaming nagpapasalamat sa panibagong kaalaman na inyong ibinahagi at sa oras na inyong inilaan. Ngayon bilang parangal sa ating tagapagsalita, hayaan niyo akong basahin ang nilalaman ng sertipiko. Mula sa Bulacan State University, Kolehiyo ng Edukasyon, Departamento ng Sekundaryang Edukasyon, Lungsod ng Malolos, Bulacan, ang katibayan ng pagpapahalaga na ito ay ginawad kay Professor Darwin Absari dahil sa kanyang pagbabahagi ng hindi matawarang karunungan at panahon bilang tagapagsalita sa bukasang webinar series na tumatalakay sa paksang ang kasaysayan at kalinangang Muslim sa Pilipinas na ginanap ngayong ika-apat ng Pebrero 2022 sa pamamagitan ng Google Meet at ginawad ngayong ika-apat na Pebrero taong 2022 na nilagdaan ng dekano ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, Ginoong Sherwin M. Pariñas. Maraming salamat, Justin Lee. Malapit na tayo sa huling yugto ng ating programa. Kaya't para ibuod ang ating mga napag-usapan kanina, ay narito si Daniel Tamondong mula sa BSEd 1G. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mahusay na tagapagsalita na naging bahagi ng webinar sa gabi nito. Ngayon, nais ko pong ibuod at bigyan diin ang ating naging talakayan. Ang mga legacy ng Indians at Chinese ay na-adopt ng mga Muslim noong 1417 ay kilala sa tribute of Sulu rulers to China na siya nagpasimula ng contemporary relationship ng bansa natin sa China. Ang growth of Philippine civilization ay nagmula sa mga impluwensya ng mga Indians at Chinese. Ang Islam ay bahagi ng ating heritage. Tinataglay ng Islam ng isang Muslim ang iba't ibang kultura mula sa mga bansang tulad ng India, China at iba pang parte ng Asia. Ang pagpapalaganap ng Islamikong kalinangan sa Pilipinas ay dahil sa kalakalan at intermarried. Lumaganap pa ang Islam sa mga sa Pilipinas dahil sa pamamagitan ng Sufis o sabi nga ni Sir Darwin kanina, lovers of God. Pananalita at katuruan ukol sa pagmamahal ng kapwa, sa Diyos, sa kalikasan at sa sarili. To love oneself is to love God. No aggression and more focus on love. Napagalaman din natin ang NCR ay pinangalagaan ng mga tausog at naging mabilis ang pagpapakilala ng Islam sa Luzon at Visayas. Ang pagdating ng mga Spaniards na mayroon silang sariling agenda na Islamic growth sa Visayas at Luzon, ngunit hindi sila nagtagumpay. Ganon din ang mga Amerikano dahil hanggang ngayon existing ang kalinangang Muslim. At dahil nga ang Muslim ay sentro ng kontrobersiya, gusto kong ulitin ang sinabi kanina ni Mr. Darwin na Islams do not destroy. They came to add. Maraming salamat po at magandang gabi. Salamat po, Sir Darwin. Okay, salamat din. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat, Daniel, sa pagbubuod. Sa dako namang ito'y maririnig natin ang bating pangwakas mula sa tagapangulo ng Departamento ng Agham Panlipunan, Professor Ria de la Merced. Isang ligtas at mapayapang araw sa lahat sa inyong masipag na guro,
sa readings in Philippine History, Sir Bobby Lopez, sa ating mahal na dekano, Dr. Sherwin Pariñas, sa ating mahusay na tagapagsalita para sa webinar sa araw na ito, sa mga mag-aaral na kumukuha ng disiplinang RPH, muli isang magandang araw sa inyong lahat. Nais kong batiin ang mga naging responsable sa paglulunsad ng Bukasan Webinar Series. Congratulations dahil ito ay isang halimbawa ng napakamakabuluhang gawain. Hindi lang dahil ito ay naglalayo na buksan ang kamalayan ng mga mag-aaral, ng mga kabataan sa kasaysayan, kung hindi dahil naniniwala ako na malaki ang maiaambag nito upang ang mga kabataan ay higit na maunawaan, pahalagahan at mahalin ang kasaysayan. Sabi nga nila, kung mahal mo ang iyong bayan, dapat alam mo ang kasaysayan nito. Nawa ay makatulong din ang webinar na ito upang mahikayat pa ang ibang mga kabataan na pahalagahan at mahalin din ang kasaysayan. Dahil sa isang mundo sa panahon kung saan patuloy na umuusbong ang makabagong teknolohiya, napakadaling manipulahin ang mga datos sa kasaysayan. Kaya naman napakahalaga na maging mulat tayong lahat sa katotohanan sa kasaysayan. Muli, maraming salamat sa inyong lahat, lalo na sa ating mahusay na tagapagsalita sa araw na ito. Maraming salamat po sa paglalaan ninyo ng panahon na makapagbahagi sa aming mga mag-aaral. Nawa po ay hindi kayo magsawa na paunlakan ang aming mga mag-aaral at guro sa mga darating pang panahon. Congratulations po sa lahat at patuloy po tayong mag-ingat. Maraming salamat po, Professor Ria. Tunay ngang mahalagang maging mulat tayo sa ating kasaysayan. Kaya naman, inaanyayahan ko kayo na laging sumubaybay sa ating mga programa sa ating Bukasan official Facebook page, pati na sa ating Pandayan sa Botohan YouTube channel. Kaya naman, isudong ang kasaysayan, itaguyod ang kaginhawahan ng bayan, padayon sa mga kabataang mulat sa kasaysayan. Ngayon, bilang pagtatapos ng ating programa, ay sabay-sabay nating awitin ang marcha ng ating pamantasan. Our love.
Yeah, yeah, una.